Narito nga ang 15 players na gustong-gusto na maglaro ni Coach Ramil De Jesus para sa Lasal. Jaja Santiago. Gustong-gusto daw ni Coach Ramil na maglaro si Jaja sa DLSU dahil bukod daw sa height nito ay nakikita ni Coach Ramil na mas may igagaling pa si Jaja. Karen Derder. Si Karen nga daw ang most dominant high school player na naglaro sa Pilipinas. Sa lahat nga daw na sinalihan nito na tournament ay si Karen ng MVP. Ang coach ng Ateneo noon na si Coach Tay nga daw ay hindi sang-ayon sa pag-attend ni Karen sa religious commitments nito. EJ Laure. Si EJ nga ay isa sa pinakamagaling na player kahit nung high school pa lang ito, kaya gustong-gusto ni Coach Ramil na mapasama si EJ sa kanyang team. Para kay EJ ay nangunguna pa din ang loyalty niya para sa kanyang school na UST. Liz Pronove. Si Liz nga daw ay nakapag-training na under ni Coach Ramil sa Lasal ng halos 2 taon. Dahil nga sa hindi inaasahang pangyayari ay nagdesisyon si Liz na umalis sa Lasal. Kung hindi nga nag-quit si Liz ay third playing year na sana niya last season. Dina Wong. Isa nga sa rason kung bakit nauwi ng Ateneo ang championship noong season 81 ay dahil sa pinamalas na galing ng setter ng Ateneo na si Dina. Hindi nga alam ng nakakarami na choice ni Dina na maglaro para sa DLSU. Idol nga daw nito si Mika Reyes, ngunit mas gusto nga ng parents ni Dina na maglaro ito para sa Ateneo. Mean Mendres. Sa 8 teams nga na naglalaro sa UAAPI, 6 na school ang gustong mapasama sa team nila ang UA player na si Mean Mendres. Nag-training na nga daw ito at ready na maglaro under ng Lasal, ngunit gusto ni Coach Ramil na i-convert si Mean bilang isang setter. Yun nga daw ang dahilan kung bakit nag-quit si Mean. Isa Molde. Nakita na nga daw ni Coach Ramil ang 2 open hitters na maglilid sa Lasal, sina Des Cheng at Isa Molde. Nangako na nga daw si Isa kay Coach Ramil, ngunit na maging head coach nga ng UP si Coach Jerry Yee, ang high school coach ni Isa ay pinili nito na maglaro sa UP. Rosemary Vargas. Si Rosemary nga ay isa sa powerful attackers nung time niya, kaya gusto ni Coach Ramil na mapasama si Rose sa kanyang team. Ngunit mas pinili ni Rosemary na maglaro para sa FEU. Remy Palma. Kilala nga si Remy Palma dahil sa antics nito sa loob ng court. Nakikita daw ni Coach Ramil ang confidence kay Remy tuwing naglalaro ito ng volleyball, kaya ginusto ni Coach na maglaro si Remy para sa Lasal. Diana May Carlos. High school standout nga si Tots Carlos. Ito ay nakilala dahil sa malakas na spike at sa mean jump serves nito, kaya nakitaan ito ni Coach Ramil ng potential para maglaro sa DLSU. Faith Nisperos. Isa nga din sa high school standout si Faith. Ang isa nga daw sa magandang katangian ni Faith ay alam nito na magaling siya. Nag-train na nga din daw si Faith sa DLSU, ngunit pinili ni Faith na maglaro para sa Ateneo. Laika Ebon. Si Laika nga ay nakitaan na ni Coach Ramil ng galing nung palarong pambansa pa lang. Nagustuhan nga daw ni Laika ang system ng Lasal at idol na idol niya si Mika Reyes. Ngunit mas pinili ni Laika na maglaro para sa FEU. Louie Romero. Kilala nga ang Lady Spikers sa pagiging matangkad ng mga players nito, kaya kahit hindi katangkaran si Louie ay nagustuhan ni Coach Ramil na maglaro ito para sa kanyang team dahil nga sa galing ni Louie. DLSU bound na nga daw si Louie, ngunit ang high school coach nito ay dinala siya sa Adamson. Ea Laure. Kahit maliit na nga ang chance na maglaro si Ea para sa DLSU ay nag-take ng risk si Coach Ramil na alokoin ito na maglaro para sa kanyang team. Dahil nga iyon sa pagiging fearless nito at dahil din sa fighting spirit ni Ea. Bea De Leon. Ready na nga si Coach Ramil sa replacement para kay Abby Maranyo at nakita nito na si Bea ang maaaring pumalit sa pwesto ng BMDC na si Abby. Nag-train na nga din si Bea sa Lasal hanggang sa dumating ang araw na napagpasyahan nito na maglaro para sa Ateneo. Isa nga sa idol ni Bea ay si Michelle Gumabaw.